headline, Pilipinas, panibagong lindol, yumanig sa Turkey at Syria, tatlo patay. Resolusyon kontra sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ng Administrasyon Duterte, inihain na rin sa Senado. Aerial search sa nawawalang Cessna sa Albay, itinuloy. Limang probinsya sa Western Visayas, sinamaan ng blackout, investigasyon umarangkada na. U.S. President Joe Biden, surpresang nagtungo sa Ukraine, Ukraine President Volodymyr Zelensky, nagpasalamat sa pagdalaw. At pagpapahid ng abo sa noo sa Ash Wednesday, ibabalik na ng Archdiocese of Manila. Mula sa News Center ng ABS-CBN. Hatid ang mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Pilipinas! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez. At ako po si Johnson Manabat. At narito na po mga detalye ng ating Headline Pilipinas. Mga pamilya, nasa ikatlong araw na ngayon ang paghahanap sa apat na sakay ng nawawalang Cessna plane sa Albay. Alamin natin ang pinakahuling kaganapan sa search operations mula sa Headline Pilipinas ni Irene Perol. Irene! Tony, kaninang umaga ay nagkaroon muli ng aerial search para hanapin ang piloto at co-pilot nito at ang dalawang Australian nationals na consultants ng Energy Development Corporation. Ayon kay Team Lawrence Torrese, tagapagsalita ng lokal na pamahalaan ng Kamalig Albay, nakatutok muna ang search and rescue sa aerial search habang naka-standby ang mga responder, particular ang veteranong mountaineers para umakyat sa hinihinalang crash site na nasa dilis-dilis ng Bulkang Mayon sa barangay Kirangay ng Kamalig. Maliban dito, tumanggi na munang magbigay ng iba pang detalye ang lokal na pamahalaan ng Kamalig. Kahapon ay aakyat na sana ang mga mountaineers upang puntahan ang crash site na nakita sa aerial search noong Linggo pero hindi sila tumuloy. Ito ay sa kabila ng diumunoy pagpayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa mga rescuers na pumasok sa Linggo. Medyo nagkakaproblema lang po ang linya ni Irene. Susubukan po natin siyang balikan maya-maya po lamang. Samantala, patuloy na pinag-aaralan ng mga otoridad ang pinaghihinalaang crash site o lugar na posibleng pinagbagsakan ng nawawalang Cessna 340 na umalis sa Bicol International Airport noong 18 ng Pebrero. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ng spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines na si Eric Apolonio, hahayaan na nilang manguna sa investigasyon ang mga eksperto para malaman kung bakit hindi gumana ang ELT o Emergency Locator Transmitter ng eroplano na inaasahan sanang makatutulong para madaling mahanap ang lokasyon nito. Tanging transponder lang ng nasabing eroplano ang gumana, pero wala naman umanong kapasidad ang radio tower ng paliparan para ma-detect ang lokasyon nito. Ayon kay Apolonio, mandato ng mga piloto ng Cessna planes na magsumite ng pre-approved flight plan at ipinagbabawal na lumihis o mag-iba ng daan mula sa isinumiting plano. Hindi rin anya sila nag-i-issue ng permit sa mga eroplano kung walang airworthiness certificate at hindi pumapasa sa inspeksyon. Yung Stinger ng Air Force, pumanik na po ngayon at yung suspected area na yung crash site, yun yung tinitingnan nila ngayon. Yeah. The moment naging positive yan, nakaready na po yung ating land search at magkakaroon sila ng strategy dyan kung paano mabababa yung lugar o mapapanik. Sa ngayon po, hindi namin pwedeng positively identify na yun ang ayong crash area, not unless meron kaming visual talaga. At samantala, babalikan natin ang ulat ni Irene Perol. Irene, medyo naputol ka kanina ha, pakituloy lang. Yes, Tony, doon na nga tayo no, nasa pumayag yung Philippine Institute of Volcanology and Seismology na pumasok sa danger zone. Pero ayon kay Kamalig Mayor Carlos Baldo Jr. na namumuno ng Incident Command Center, binawi niya yung foot rescue dahil sa issue ng kolatilya na ibig sabihin walang pananagutan yung ibang ahensya sa karimang magka-aberya sa rescue operations. Ayon naman kay Cedric Daep ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction Management Office,
Nasa tactical planning sila ngayon at hindi sila makakapagbigay pa ng pahayag. May mga bago raw kasing terrain at daan na kailangan nilang pag-usapan. Dahil bago lang itong nadidiscover, so magiging critical daw yung pagdidesisyon nila sa mga bagong hakbang na gagawin sa pagpapatuloy ng search and rescue operation. Yan ang Headline Pilipinas, Irene Perol, ABS-CBN News. Maraming salamat, Irene. Nakatakdang isumite sa plenaryo sa susunod na linggo ang Senate Committee Report. Hinggil sa naging aberya sa Ninoy Aquino International Airport noong bagong taon at noong Chinese New Year noong Enero 24. Kasama na rito ang ilang rekomendasyon para mapaganda ang serbisyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines, gaya ng pagtataas ng sahod ng mga air traffic controllers. Sinabi ni Senadora Grace Poe na lumabas sa investigasyon na walang pananabutahe sa insidente. Pero posibleng maulit ang aberya dahil sa kakulangan ng maintenance sa pasilidad ng CAAP sa mga nakalipas na taon. Dapat din anyang managot ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng CAAP. Remember, this administration just started this June, but the maintenance that was... Yung maintenance mismo, hindi nagawa for the past 3 years. So, even the past administration's management of CAAP could be held liable. Lahat yan, kapabayaan ng maraming iba't ibang namuno ng CAAP at ng iba't ibang administrasyon. Muling niyanig ng lindol ang Turkey at Syria kagabi. Tumama ang magnitude 6.4 na lindol sa southern province ng Hatay at sa northern Syria. Ayon sa Turkish Interior Minister, tatlo ang patay habang higit 200 ang naospital sa panibagong lindol, habang higit 130 naman ang nasugatan sa Syria. Ayon sa Disaster Management Agency ng Turkey, tatlo pang pagyanig ang naitala. Isa rito ay magnitude 5.8 matapos ng ilang minuto. Dahil sa panibagong pagyanig, ilang gusali na una nang napinsala ang gumuho na nagdulot ng panic sa mga residenteng hindi pa nakababawi sa magnitude 7.8 na lindol noong Pebrero 6. Na nakapagtala ng higit 46,000 patay. Sa gitna naman ng nalalapit na pagtatapos ng rescue operation sa mga nilindol sa Turkey, nakahanda na rin ang Philippine Humanitarian Contingent doon para ihinto ang operasyon. E kailan nga ba magtatapos ang rescue operation ng Philippine Contingent sa Turkey at kailan ang uwi nila dito sa bansa? Detalye ng balitang yan sa Headline Pilipinas ni Bianca Dava. Bianca. Johnson, inaasahang makakauwi na ng Pilipinas sa March 1 ang contingent na isa ng bansa pa itong sa search rescue operation sa isang pahayag office defense spokesperson na Rafi Alejandro na sa February 24 ang huling araw ng operasyon ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Dahil sa mababa ng tsansa na makahanap ng signs of life at mga survivor, na nang pinastand una ang 82-member response team. Naghihintay ng mga request para sa tulong sa retrieval operations depende sa assessment ng Local Emergency Management Agency ng Turkey. Mula nang mag-umpisa ang kanilang operasyon noong February 10, umabot na sa 38 gumuhong gusali ang na-assess ng Urban Search and Rescue Team ng Pilipinas sa Adiyaman Province, ang kanilang assigned area kung saan nakarecover din sila ng 4 na bangkay. Umabot naman na sa 668 na mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol ang nabibigyan ng medical assistance ng Philippine Medical Team. Pagdating ng Pinoy responders dito sa Pilipinas, isa sa ilalim sila sa psychosocial debriefing at counseling. Isang after-action review session din ang isa sa gawa para malaman ang best practices at mga natutunan ng Philippine contingent sa Turkey para mas mapabuti at mapahusay pa ang disaster response capabilities ng bansa. Johnson? Maraming salamat, Bianca. Sa iba mga balita, 2 resolusyon ang inihain sa Senado para idepensa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa imbestigasyon at pag-uusig ng International Criminal Court kaugnay ng War on Drugs. Sa resolusyon ni Senador Robin Hood Padilla, iginit nitong gumagana ang sistema ng hudikatura sa bansa kaya hindi na dapat manghimasok ang ICC. Sinundan ito ng resolusyong inihain naman ni Senador Jinggoy Estrada na iginiit na kawala ng pagrespeto sa Pilipinas ang gagawing investigasyon at minamaliit ng gumagana namang judicial system ng bansa. Nauna nang inihain sa House of Representatives ang resolusyon na idepensa si dating Pangulong Duterte laban sa investigasyon ng ICC.
Naniniwala naman si National Union of People's Lawyers President Ray Cortez na itutuloy pa rin ng ICC ang investigasyon kahit hindi makipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas. Nauna na rin iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC dahil wala itong jurisdiction para mag-imbestiga at sapat ang sistema ng hustisya sa bansa. We have to take note that when they ratified, when the Philippine government ratified the Rome Statute, nandun na sa provision nito ang process on how to withdraw from the treaty. At kasama doon na it will take effect within 1 year from notice, at during that period, the ICC can still investigate and take cognizance. In other words, yung participation sa investigation ay hindi pag-surrender ng sovereignty. Hindi haharangin ng Department of Justice ang kampo ni dating Senadora Laila De Lima sakaling maghain ng writ of habeas corpus para makalaya sa kinakaharap na kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na karapatan ni Senadora, dating Senadora De Lima na maghain ng petisyon at iba pang motion, pero ang korte pa rin ang magdedesisyon sa kaso. Matatanda ang pinayagan ng Korte Suprema sa pamamagitan ng writ of habeas corpus petition ang pansamantalang paglaya ni Attorney Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel fund scam. 6 na taon nang nakakulong si De Lima dahil sa mga kaso ng illegal na droga. Ang sa akin, all of us have our means of defending ourselves. We have our remedies available under our legal system. So let it be that way. If they wish to petition for bail or for habeas corpus, so be it. It is her right, after all, as a citizen detained, to ask the courts. Gagastos ng bilyong-bilyong piso ang gobyerno kapag nagtuloy ang panukalang idaan sa Constitutional Convention o CONCON ang pag-amyenda sa 1987 Constitution na layong amyendahan ang mga economic provisions nito na naglilimita sa pagnenegosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, kakailanganin ng malaking pondo para sa plebisito sa gagawing amyenda. Una nang lumusot sa House Committee on Constitutional Amendments ang panukalang CONCON sa botong 17-3. We have an internal estimated cost for a constitutional convention. And it is, if it's going to be held as a separate national election and national plebiscite, the total cost would be 28 billion pesos. If it will be held simultaneously with the next barangay or national elections, the cost will go down to 331 million. Nakakabahala para sa non-government organization na Ibon Foundation na tila may halong yabang umano ang 50,000 pisong inflationary allowance na ibibigay sa halos 3,000 empleyado ng Senado. Sa panayam sa teleradyo, nagpahayag ng pagkabahala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa anunsyo dahil lumalabas na nakadepende na lang sa wisyo ng ilang opisyal kung magbibigay ng benepisyo o hindi. Inala ni Africa manggagaling ang pondo sa allowance mula sa 15 billion pesos na insertion ng Kongreso sa BICAM sa national budget. Pero nakakalungkot niya na dahil tinapyasan naman ng BICAM ang budget para sa ayuda at 4Ps. Tanong ngayon ni Africa kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ano naman ang tulong na dapat ibigay sa mas maraming Pilipino? Nagulat kami, hindi nandun sa laki, nagulat kami dun sa parang may halong yabang on full display na parang mali ito. Yung gobyerno ay nandiyan para sa lahat. Yeah. Kung ang tao may kalapatan sa ayuda dahil naghihirap sila, dapat lahat ng tao meron, malapit sa kusino o hindi, may kilalang politiko na senador, congressman, mayor, governor o wala, dapat lahat pantay-pantay kung nangangailangan, mabibigyan ng tulong. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs sa DFA na patuloy na isusulong ang mapayapang paraan ng pagresolba sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na handa pa rin makipagdayalogo ang Pilipinas sa China sa kabila ng pagiging agresibo at pangaharas ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard at mga mangingis ng Pinoy
Una nang idinulog ni Secretary Manalo sa Munich Security Conference sa Germany ang araw-araw na pangaharas ng China sa mga mangis ng Pilipino sa West Philippine Sea. Umaabot sa kalahating trilyong piso ang nawawala o manong kita sa gobyerno dahil sa paglipanan ng mga peking resibo sa bansa ayon sa Bureau of Internal Revenue. Yan ang headline Pilipinas ni Rainiel Pawid. Sa kanyang pagdalo sa tax campaign ng BIR South NCR sa Pasay City nitong Lunes, nagbabala si Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa paglipana ng fake receipt sa bansa. Sa tantiyan ni Lumagi, aabot sa lampas 500 billion pesos ang nawawala sa bansa dahil sa mga peking resibo. The proliferation of the fake receipts or actually what we call fake transactions, because sa totoong resibo ito na registered but there's no underlying transaction covering that receipt. Gusto namin na iparating sa mga negosyante na hindi nila magagamit ang mga resibong ito as a deduction sa VAT nila at saka sa income tax. Dahil hahabulin din namin ito. Nitong Disyembre, sinalakay ng mga operatiba mula BIR at NBI ang isang opisina sa Quezon City at kinumpiska ang 100,000 bogus na resibo. Ang pagsugpo sa mga kahalintulad na aktibidad ang isang pamamaraan upang mas gumanda ang tax system sa bansa. Inanunsyo rin ni Lumagi na aabot sa 2.6 trillion pesos ang tax collection target ng ahensya ngayong taon. Muli niyang ipinaalala sa publiko ang kahalagahan ng pagbabayad ng tamang buwis. It's our obligation to pay the correct taxes on time because these taxes are used to for the development of our country. We know that only through our combined efforts as major players can we be able to achieve our ultimate goal of raising the much needed revenue. Nitong unang linggo ng Pebrero ay hinimok na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko para sa pagbabayad ng buwis. Sabi ng Pangulo, malaking bagay ang buwis para sa economic recovery ng bansa. Hinamon din ni Marcos ang mga opisyal at empleyado ng BIR na yakapin ang digitalization para sa mabilis at iwas korupsyon na proseso sa ahensya. Rainiel Pawid, ABS-CBN News. Sa harap ng panibagong dagdag presyo sa diesel, mistulang suko na mga jeepney driver sa panawagan nilang ibaba ang presyo nito. Kaya mas mahabang oras na lang ang kanilang inilalaan sa pamamasada para kubita. Yan ang headline Pilipinas ni Nico Bagsik. Nasa higit piso kada litro ang itinaas ngayong araw ng presyo ng diesel. Kaya ang mga tsuper ng jeep sumuko na sa panawagang pababain ang presyo ng mga produktong petrolyo o kahit maibalik ito sa mababang halaga. Parang nasanay na daw sila sa pataas na presyo ng diesel. Kaya naman ang diskarte nila'y habaan na lang ang oras ng pamamasada. Mabigat, mahal ang bilihin. Ikot lang ng ikot para nagarami ng pasahero. Wala ko tayong magagawa dyan dahil talagang ano na ng gobyerno yan, hindi naman makontrol ang gobyerno yan. Ang diskarte namin, nagpapahaba na kami ng oras para kumita kami sa maghapon. Eh kung kakaraya kayo ng maaga, halos akrodo lang kuputa sa kabounder eh. Dismayado man na tumaas muli ang presyo ng diesel, mas pinangangambahan nila ang napipintong jeepney modernization kung saan ife-phase out na ang traditional na jeepney at papalitan ng bagong air-conditioned type na jeep na mukhang minibus. Dapat yung mga ganito, huwag na nilang i-fish out. Paganday na lang. Kasi ang halaga naman ng inaano nilang ano ngayon, milyon ang halaga niyan eh. Dahil yung mga euro yan eh. Sana naman namin kukunin yan, yung ganong halaga. Hindi kakasya itong aming ano, itong aming, yung modern sa aming dinadaanan, skinita talaga. Eh sila, ewan ko sa kanila kung kakasya yun. Kasi skinita talaga yung dinadaanan namin, hindi katulad ng mga ano, diba, talagang sa highway talaga dumadaan. Dahil mukhang magtutuloy-tuloy pa rin ang oil price hike, bubunuin na lang ng mga jeepney driver ang mas mahabang oras ng pamamasada upang kahit papaano'y kumita at hindi lang mauwi sa pagpapakrudo ang kanilang pinagpaguran. Para sa Headline Pilipinas, Nico Bagsik, ABS-CBN News. Sa harap ng panibagong taas presyo sa diesel at gasolina, maraming tsuper ang muling naghahanap ng ipinangakong fuel subsidy ng gobyerno. Kwento ng taxi driver na si Lando Bulan, ni minsan ay hindi pa siya nakatanggap na kahit anong fuel subsidy.
Base sa programa ng gobyerno noong nakaraang administrasyon, dapat ay nakatanggap ng 6,500 pesos na subsidiya si Mang Lando. Mas maliit naman ang inilaan sa mga tricycle driver na 1,000 lang dahil mas mababa naman daw ang konsumo nila. Pero ayon sa TODA President sa Caloocan na si John John Ramos, 10 lang sa mahigit 500 nilang miyembro ang nabigyan nito. Lahat kami nagpasa kami ng license namin tsaka franchise. Pero parang pili lang yung nabigyan . Siguro last year may limang kasamahan ko na nakatanggap, tapos itong last year na to kami rin, 5 lang din kami. Ano lang yun, 1,000 naka sa land bank. Tapos wala na. Wala namang kaming nakukuha mga taxi driver. Sa jeep meron. Pero sa taxi, wala. Dapat may magawa ang gobyerno dyan, lalo na si Bongbong Marcos. Sabi niya, ibababa niya ang gasolina. Nag-inspeksyon ang mga tauhan ng MMDA at DTI sa Agora Market sa San Juan para tingnan kung nasusunod ang suggested retail price sa mga pangunahing bilihin. Yan ang Headline Pilipinas ni Jervis Manahan. Jervis? Yes, Tony. Dalawa retailer ang naisuhan ng notice of violation sa Agora Market sa San Juan matapos mahuli na mas mahalang benta ng imported na sibuyas. 125 pesos lang kasi ang SRP ng sibuyas na itinakda ng Department of Agriculture. Ngunit umaabot sa 170 pesos ang benta nila. Pinagsabihan muna ang mga nagbebenta na agad namang sumunod at ibinagsak ang presyo nila sa 120 pesos kada kilo. Kasama sa mga nag-inspeksyon ang MMDA, ang chairman ng Metro Manila Council na si San Juan Mayor Francis Zamora at ang mga tauhan ng DTI. Bilang pagtupad dito sa pangako nila, natutulong ang ibang ahensya sa DA sa pagmamonitor kung nasusunod nga ba ang SRP. Inilip din ang ibang produkto pero pasok naman sa SRP ang ibang pangunahing bilihin. Tiningnan din ng DTI kung tama nga ba ang kiluhan ng mga nagtitinda sa palengke. Ayon kay Zamora, ipagaan nila ito upang matulungan ang mga mamimili, lalo ngayong mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Tony. Maraming salamat, Jervis Manahan. Timbog ang 16-anyos na binatilyo sa pagnanakaw umano ng motorsiklo sa Antipolo City. Sinasabing miyembro ang suspect na mga kabataang akyat bahay sa lungsod. Yan ang Headline Pilipinas ni Karen De Guzman. Ito yung motor na ninakaw sa akin ngayon. Ayan na, nakuha namin. Arestado ang 16-anyos na lalaki matapos tangayin umano ang isang motorsiklo sa barangay Santa Cruz, Antipolo City. Kwento ng biktima si Jefferson Edanyo. Madaling araw nang looban ng dalawang kabataan ang kanilang bahay na dumaan sa teres at saka kinuha ang susi ng kanyang motor. Yung nalaman ko wala na yung motor ko, nagtinawag ko na yung mga kabitbahay. Sabi ko, may pinasok kami. Tapos lumabas din yung mismong may-ari ng bahay na tinitirahan ko. Pinait daw yung doorknob niya at pinasok. Agad nag-post sa social media si Edanyo upang mahanap ang nawawalang motorsiklo. Nagkataon namang inalok ng suspect ang motorsiklo sa isang kaibigan ng biktima sa halagang 4,000 piso. Dito na isinagawa ang follow-up operation na nagresulta sa pagkakadakit ng suspect. Daming ko po nakasama po ako. Katambay lang po kami nun. Hindi ko naman expected na kukunin yung motor. Ito yung susi, oh. Na-recover ang motor ni Edanyo kasama ang susi ng iba pang sasakyan sa loob ng compartment ng motor. Base sa investigasyon ng Antipolo Police, miyembro umano ang suspect na mga kabataang akyat bahay sa Antipolo. Well known na sa amin na laging umaakyat ng bahay. Madali kasi siyang ibenta ng chop-chop, kaya ang bilis ng pera. Napapakinabangan ka agad nila. Pero sa sitwasyon natin ngayon, talagang ibinenta niya ng buo sa halagang 4,000. Mahaharap sa kasong carnapping ang suspect at dahil menor de edad pa, ita-turn over siya sa bahay Kalinga. Desidido naman si Edanyo na ituloy ang reklamo laban sa suspect. Sabi ko na sa kanila kung kaya naman po regulin, regulin na lang po. Hindi ko po masabi kasi na parang bata dahil sanay na sanay. Tuloy po yung kaso kasi ang dami po nawawalan ng motor. Baka kahit papano naman lang, mabawasan yung isa sa kanila. Hinihikayat naman ng pulisya ang mga motoristang maglagay ng GPS tracker sa kanilang mga motor upang mas madali itong itrace kung sakaling manakaw. Sa kabuuan, 15 motorsiklo na ang na-recover ng Antipolo Police
mula sa mga carnapper noong nakaraang taon. Para sa Headline Pilipinas, Karen De Guzman, ABS-CBN News. Update po tayo sa low pressure area na nasa loob pa rin ho ata ng Philippine Area of Responsibility. Kunin natin na update mula sa ating ABS-CBN News resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ganda hapon. Magandang hapon sa iyo, Tony. Wala na pong epekto ang low pressure area sa bansa pero makararanas pa rin ng mga pag-ulan ngayong Martes sa ilang bahagi. Huling namataan ng LPA 390 km silangan ng Apari, Cagayan. Sa gitna po yan ng Philippine Sea at nakadugtong sa shear line. Mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo ayon sa PAGASA. Samantala, malakas naman ang bugso ng amihan sa Luzon bagamat hindi pa muling bumababa ang temperatura sa Northern Luzon. 16.4 degrees Celsius sa Baguio City, 16.8 degrees Celsius sa Basco, Batanes at sa Tanay, Rizal po 19.5 degrees Celsius. Bukod sa malamig na panahon, aasahan din ang mahihina hanggang katamtamang halos tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Makulimlim at posible rin ang mahihinang ulan sa ibang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Bicol at Mimaropa. Meron po malalakas na thunderstorms mamayang hapon sa Central at Eastern Visayas at halos buong Mindanao. Kapamilya, maghanda po at mag-ingat dahil posible ang mga biglaang pagbaha o flash floods at landslides. Dito po sa Metro Manila, maulap at may aasahan ding mahihinang ulan ngayong araw. Mananatili po ang LPA sa gitna ng dagat hanggang malusaw ito sa Huwebes o Biyernes. Sa labas naman ng bansa, nasa 40 na ang nasawi dahil sa malawakang pagbaha at landslide sa Sao Paulo, Brazil nitong weekend. Halos 40 na rin ang pinaghahanap pa at mahigit 2,000 ang inilikas. Mahigit 600 mm ang binagsak na ulan sa loob ng isang araw na doble sa ulan ng buong buwan ng Pebrero at pinakamarami sa kasaysayan ng bansa ng Brazil. Maraming bahay ang nalubog at tinangay ng baha. Nagdeklara na si Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva ng 180-day state of calamity sa 6 na lungsod matapos ang sakuna. Kanselado na rin ang carnival celebration sa ilang lugar sa Brazil dahil dito. Yan ang headline sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ariel! Abangan, paghahain ng kandidatura sa barangay at SK elections ihinakasa sa Hulyo. At Matteo Guidicelli at Mrs. na si Sarah Geronimo nagdiwang ng third wedding anniversary sa Amerika. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Mga balitang hume-headline. Nagbabala ang Department of Health. Nakabalik na ang mga kinatawan ng Pilipinas. Dalawang low-pressure area. Trending pa rin sila. Kinalap sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ikan din ni sa Visayas. Yes, mga notisya sa Kinamindanao. Kapit ng mga patrol ng Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez. Ako po si Johnson Manabat. Ating tutukan sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tatlo. Nagbabalik ang Headline Pilipinas. Ipinababalik ng Commission on Audit ang 256 million pesos na halaga ng benepisyo at insentibo na ipinamigay ng sa mga dating opisyal at empleyado ng National Power Corporation noong taong 2004 hanggang 2006 at 2014 hanggang 2015. Sa desisyon ng COA, pinagtibay ang dalawang notice of disallowance sa mga ipinamigay na benepisyo at insentibo. Nauna nang sinita ng COA ang pamamahagi ng hospitalization and life insurance plan at performance incentives sa mga empleyado ng NPC dahil sa pagiging magarbo at walang pahintulot mula sa Office of the President. Posibleng sa unang linggo ng Hulyo itakda ang filing o paghahain ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbo sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi sa teleradyo ni COMELEC Chairman George Garcia, inagahan ang COC filing matapos aprubahan ng COMELEC Unbank ang pilot testing ng automated election system sa dalawang barangay sa Cavite at isa sa Quezon City gamit ang 78,000 makinang pag-aari ng COMELEC. Ikinasaan niya ang pilot testing dahil makakatipid ang gobyerno at mapapabilis nito ang pagbilang ng boto. Pero sa kabuuan, manual pa rin ang botohan sa isasagawang barangay at SK elections. Pinarapat po ng inyong Commission Elections na magkaroon po ng pilot testing kung kakayanin natin mag-automate. Kung sakasakali po na tayo magpapalit ng makina na gagamitin na sa 2025, marapat po siguro mapag-isipan din na kung maayos yung makina na gagamitin natin,
di pwede rin po sigurong gamitin na natin sa mismong barangay ng 2026 elections naman. Nagbabala naman si COMELEC Chairman Garcia na sa ilalim ng manual elections, oras na makapaghain ng COC ay maituturing na silang isang kandidato at pwede na silang kasuhan ng premature campaigning kahit hindi pa nagsimula ang campaign period. Taliwas ito sa patakaran kapag automated elections na itinuturing lang na kandidato ang isang individual sa unang araw mismo ng campaign period. Pwede lamang silang mangampanya 10 araw bago ang eleksyon. Pwede silang makasuhan ng premature campaigning kung sila ay iikot, mamimigay, magmangampanya kahit wala pa ang campaign period. Kasong criminal po yan, pwede rin pong maharap sa disqualification case at pwede na rin po namin tanggalin ang lahat ng mga parapernalya. Samantala, tuloy-tuloy ang paghahanda at mapayapa naman ang kampanya para sa automated na special election sa Cavite. Sinabi sa teleradyo ni COMELEC Chairman George Garcia na minor glitch o bahagyang aberya lamang ang maituturing ng paper jam sa final testing at sealing. Mahigit 10 vote counting machines ang kumain ng balota dahil hindi umano tugma ang pagkakapatong ng makina sa ballot boxes. Maayos naman ang kampanya ng apat na naglalaban. Pagbobotohan sa Sabado, ang representante sa Kamara para sa 7th distrito ng Cavite na unang binakante ni Jesus Crispin Remulla matapos siyang italaga na Justice Secretary. Maayos naman po dahil so far, base po sa initial assessment ng PNP at Armed Forces, matahimik naman po ang ginagawang mga kampangangampanya ng ating mga kandidato. Ang ating pumpayo sa ating mga electoral board members, makikisigurado po mabuti yung pagkakapatong ng mga makina. Yun lang naman po ang nakitang medyo aberya. Sa mga kapamilya nating hindi pa rin nakapagpaparehistro ng SIM card, abay huwag na po ninyong intayin ang deadline sa April 26, 2023 at magparehistro na. Paalaala sa Teleradyo ni Information and Communications Technology Undersecretary Ana May Lamentillo, automatic nang madideactivate ang mga SIM card kapag hindi nakapagparehistro. Ang ilang telco, may ibibigay pang 5 araw matapos ang deadline para habulin ang pagpaparehistro. Mulaan niya noong February 19, nasa 34.4 million pa lang ang nakapagpaparehistro at karamihan dito ay nasa edad 40 pataas habang mababa pa ang bilang mula sa mga millennial at Gen Z. Nagbigay na rin anya ng mga insentibo ang mga telcos para makahikayat ng mga magpaparehistro. Ayon kay Yusek Lamentillo, higit 1,000 assistance registration na ang nakapwesto sa mga remote o isolated areas para tulungan ang mga hindi teki. Pag hindi nyo po pa rin po yan natapos or hindi nyo pa rin po na-complete yung process of registration within the next 5 days after the April 26 deadline, forever na pong wala yung number nyo. Hindi nyo na po yan marerecover. So, pag hindi nyo pa rin po ginawa during the next 5 days, yan po ay automatic deactivation na po. Sana po wag na nilang hintayin ito pong April 26 deadline. Wag na po sanang last minute. And sana po they start registering their SIM cards as soon as possible. Aarangkada ngayong hapon ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa sinasabing insidente ng human smuggling sa Ninoy Aquino International Airport noong February 13. Sinabi ni Senator Grace Poe na aalamin sa pagdinig ang ipinatutupad na seguridad ng Manila International Airport Authority laban sa human trafficking at smuggling sa mga paliparan. Basihan niya sa impormasyon mula sa PNP Aviation Security Group, 7 lang ang nakadeklarang pasahero ng chartered flight na patungong Dubai. Pero siya mang sumakay kabilang ng isang Malaysian, isang Koreano at isang Chinese. Pinagpapaliwanag din ng Bureau of Immigration matapos matuklasang 3 immigration officer ang naghatid sa mga pasahero. Inaasang haharap sa pagdinig ang mga opisyal ng PNP Aviation Security Group, Civil Aviation Authority of the Philippines at Manila International Airport Authority, gayon din ng assigned aircraft ground handler ng eroplano na Globan Aviation Service Corporation. Malabo pa rin maibigay ang back pay ng nasa 9,000 OFWs na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015 matapos ma-bankrupt ang kanilang kumpanyang Saudi Ogre Limited. Giit sa teleradyo ni Attorney Roy Sinyeres Jr., legal advisor ng Saudi Ogre claimants, problema ng mga claimant ang pagpaparehistro online na minandato ng kumpanya para makakuha ng back pay.
Marami kasi anyang mga hinihinging requirements lalo na sa mga claimant na namatay na. Question naman ni Attorney Senyeres kung bakit kailangan pang magrehistro na nagpapahirap sa mga claimant, gayong may master list naman ang kumpanya. Ang problema po natin dito, karamihan po sa kanila ay hindi po ma-accomplish yung nasabing registration for various reasons. Such as kulang sila ng kanilang mga claim number na hinihingi. Okay. Wala silang kulang yung kanilang mga employment documents. At yung iba pong mga claimants ay sumakabilang buhay na po. Ay. At they are now being represented by their wives or family members. At hindi po yung in this itong situation na to, hindi rin po nila ma-accomplish yung kanilang pag-submit. Kaya sila po ay nababahala. Umapila si Attorney Senyeres sa Department of Migrant Workers na magbigay na lang ng updated master list ng mga claimant para maisumite sa Saudi employer dahil hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi nakapagpaparehistro. Sabi naman sa Teleradyo ni Recruitment Consultant and Migrant Expert Emmanuel Heslani, dapat nang magkaroon ng high-level mission, diplomat mission ng gobyerno para direktang makausap sa Saudi o makiusap sa Saudi para agaran ng mabayaran ang mga claimant. Tala ng high-level diplomatic mission para hindi lang yung Saudi Ministry of Social Development ang kausap, mas mataas pa dapat. High level. Hindi pinapansin yung mga request natin eh. Ang problema natin, wala rin tayong database ng 9,000 workers. Nag-request na kami sa PUA with a certain lawyer na gumawa ng database ng 9,000 workers na pinauwi noong 2015-16. Dahil lang sa hinihinging 5 pisong bayad, binaril ng taxi driver ang isang barker sa Quezon City. Sugatan ang barker habang isang dalagita ang nadaplisan ng bala. Yan ang Headline Pilipinas ni Easy Lee. Nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang balikat ang isang barker matapos barili ng taxi driver sa Barangay Marilag, Quezon City, Lunes ng hapon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paglapit ng biktima sa taxi. Maya-maya pa, umalis ito at pagbalik ay may dala ng dustpan na akmang ihahampas sa taxi. Hindi na nakuna ng CCTV ang aktual na pagbaril, pero makikita na lang na papalayo ang biktima sa taxi habang hawak ang balikat bago ito natumba. Ang taxi umalis na tila walang nangyari. Nakilala ang biktimang si Apollo Vega, 53 anyos. Ayon sa hepe ng QCPD Station 8 na si Police Lieutenant Colonel Leo Ben Ong, ang hinihinging 5 pisong bayad ng barker sa taxi driver ang dahilan ng pamamaril. Barker bali yung nabaril. Ngayon, kumuha siya ng pasahero. Sumakay dun sa taxi, hinihingan niya ngayon na 5 piso. Sabi nung taxi driver, huwag kang makulit, babarilin kita. Ngayon, pumunta siya, kumuha ng dustpan. No, akmang papaluin niya yung taxi, binaril nga siya nung taxi driver. Ayon sa punong barangay ng Milagrosa na si Andrew Quizon, walang permanenteng tirahan ang biktima. Sa kalye lang po yan natutulog, no? During pandemic, then after pandemic, humingi kami ng tulong noon sa task force disiplina para yung kanyang pamilya, pati yung kanyang mga anak, no, na natutulog lang dyan sa kalye, madala doon sa shelter. Bukod kay Vega, nataplisan din sa kamay ng bala ang isang 13 anyos sa dalagita na nakalabas na ng ospital habang nasa stable na kondisyon naman si Vega. Nagsasagawa na ng follow-up operation ang QCPD para mahuli ang suspect makaraang mahagip sa CCTV ang plaka at markings ng taxi. Para sa Headline Pilipinas, Izzy Lee, ABS-CBN News. Sa Paranaque, arestado ang 2 lalaking sangkot umano sa pangi-scam sa ilang tindahan sa lungsod gamit ang e-wallet. Ayon sa PNP, modus ng 2 na magpapa-cash in sa mga tindahan pero ipinapadala ang pera sa cellphone na nakapangalan naman sa isa pang suspect. 95,000 pesos ang huling ipina-cash in ng 2 sa kanilang huling biktima. Pero nang hingin na ng biktima ang bayad, bigla siyang tinakbuhan at hindi binayaran ng suspect. Depensa naman ng mga suspect, biktima lang din sila ng scam messages kung saan pinangakuan sila na panalo mula sa game show kapalit ng pagka-cash in ng pera. Naharap sa kasong estafa ang 2 akusado. Psst! Alam mo na ba ang latest? Updated ka na ba? Narito na ang show bus ni Papa Awel Bus!
meron tayong espesyal na sorpresa ngayon, Kuya Johnson, mm-hmm, ha, sa ating showbiz. Dahil nandito na pala. Wow. Sa studio natin si Papa Au. Papa Au, welcome back. Anong headlines sa showbiz? Gigil hug sa inyo, Katuni and Papa Johnson. Kumusta naman kayo din dyan sa studio, my Tonson? Alam ko, pinakilig din kayo gaya ng Ashmat fans sa pa-video adventure ni na Sarah G at Mateo G. Duccelli sa kanilang third wedding anniversary. Aba, nitong February 20 ay parang nalaglag ang mga tala sa apakatamis na pagbati ni Matt sa kanyang truly dolce amore na wifey Sarah G na namasyal sa nagyayelong parke sa Yosemite at iba pang lugar sa Amerika gaya ng Universal Studios sa Hollywood, California. Pero ang matindi ay ang mensahe ni Mateo Guduccelli sa kanyang wifey na kahit ang snow ay matutunaw sa pagsabi na para sa mas marami pang biyahe, food trips, road trips at adventure, basta gusto kong maranasan ang buhay na kasama ka, o aking Sarah. At yun na, tuluyan ang nalusaw ang snow. Char char, happy third anniversary, Mr. and Mrs. G. G na G rin ang Miranda Couple sa pagbubukas ng kanilang ancestral home sa Baguio para sa mga gustong mangupahan dito. Dati ay pangarap lang daw ni Nery at Chito Miranda ang magkaroon ng sariling bahay dahil noon sila ay mga nangungupahan lamang. Kaya ipinasilip nila ang kanilang nabili na Baguio Hillside Ancestral Home kasama ang family na may buong detalye sa kanilang IG. Hello! Sa wakas, after how many months? 3 months? 3 months. Makikita na namin for the first time aming Baguio house. Sobrang tama ka talaga. Salamat sa kasama ko na pinaglaban ito. Ang Baguio house. Ang ganda talaga nito. Napaganda. Ay, ang saya-saya ng pamilya Miranda. Naku, masayang pamilya naman kung maisasalarawan ang pagdiriwang ng ikalimang buwan ng anak ni na Angelica Panganiban at Greg Homan. Kahit 5 buwan na araw silang kulang ang tulog ay bundle of joy para kina Angge at Greg ang kanilang anak na si Amila Sabin. Kaya wagkas ang kanilang family bonding kasama ang kanilang tinatawag na Bean. Ba't po ang inosente ka? You're guilty. You're pulling daddy's hair kanina. Right, mommy? Are you pulling daddy's hair? Who's that? Who's that? Are you pulling daddy's hair? <Who's that? laughs> At yan ang couple-couple, tatlong couple na humi-headline sa showbiz. Ito si Papa A. Awal pass para sa Headline Pilipinas. Back to you, my couple. My couple, my Tonson. Maraming salamat, Papa. At ngayon naman, alamin natin kung ano mga humi-headline sa mga probinsya. Mula sa Cebu, kay RC Dalaget. RC. Tony, 5 ka probinsya sa Western Visayas na igo sa blackout. At mula naman sa Buanga City, Jewel Reyes, ano mga headlines dyan? Johnson, MDFP consultant na Bukidnon, mas de 2 semana ya desaparecido. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Mga balitang humi-headline. Nagbabala ang Department of Health. Nakabalik na ang mga kinatawan ng Pilipinas. Sa 2 low pressure area. Trending pa rin sila. Kinalap sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ikan din ni sa Visayas. Iya sa mga notisya sa Kinamindanao. Atid ng mga patrol ng Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez. Ako po si Johnson Manabat. Ating tutukan sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa... Nagbabalik ang Headline Pilipinas, hindi lang 1, 2, or 3 kundi 5 probinsya sa Visayas ang nawalan ng kuryente kahapon. Alamin natin mula kay RC Dalaget, ano-ano mga lalawigan ito at ngayon ba ay nakabalik na yung kuryente? Tony, sa ilang lugar pasado alas 9:30 kagabi na nang maibalik ang kuryente matapos mapagana ang ilan pang feeders. Alas 11:24 ng umaga nang na-monitor ng National Grid Corporation ang system disturbance na naka-apekto sa buong Panay subgrid. Kaya ilang oras na nag-blackout sa Guimaras, Aklan, Antique,
Capiz at Iloilo. Pasado alas 2 ng hapon na nang maibalik ng NGCP ang power transmission sa mga apektado. Iniimbestigahan pa naman ang ugat ng system disturbance. Kinumpirma ng Department of Education na ibinibenta sa isang surplus shop sa Cebu ang ilang laptop na ipinamahagi sa mga guro. Sinabi ni DepEd spokesperson Michael Poa na inaalam na kung sino ang nagbenta ng mga laptop na bahagi ng modernization program. Pero giit ni Poa, hindi kasama ang mga naturang laptop sa sinasabing overpriced at outdated na laptop na binili ng procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM. Taga Northern Samar ang solong nanalo ng tumataginting na jackpot sa 63.1 million pesos sa 649 Super Lotto. Ayon sa PCSO, mula sa bayan ng Lapisares ang nanalo ng winning combination na 47-46-35-25-15-04. Kinobra na ng winner ang kanyang premyo sa tanggapan ng PCSO sa Mandaluyong City. Ugon ang mga balita. Gikan din ni sa Visayas ako si RC Dalaget. Balik ni mo, Tony. Daghang salamat, RC. At mula naman sa Visayas, alamin natin kung ano mga home-headlines sa Mindanao mula kay Jewel Reyes sa Zamboanga. Jewel. Sa Mindanao, Tony, ang pagtalukbong ng ulap sa Mount Apo, sabi na Virada del Headline, Pilipinas. Mga balitang hume-headline. Nagbabala ang Department of Health. Nakabalik na ang mga kinatawan ng Pilipinas. Sa lawang low-pressure area. Trending pa rin sila. Kinalap sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ikan din ni sa Visayas. Yes, mga notisya sa kina Mindanao. Atid ng mga patron ng Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez. Ako po si Johnson Manabat. Ating tutukan sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes. Nagbabalik ang headline, Pilipinas, 8 biktima ng human trafficking ang nailigtas sa Tawi-Tawi. Jewel, San Basa, napunta ng mga biktima. Johnson, ayon sa Bungao Municipal Interagency Committee Against Trafficking, biyaheng Malaysia sana ang 8. Nakatanggap sila ng tip na isang ferry ang nakadaong sa Bungao Port na may mga sakay na papuntang Malaysia. Inamin umano ng mga biktima ang ni-recruit sila para magtrabaho kahit walang mga dokumento. Nag-alok ng 400,000 reward money o pabuya ang lokal na pamahalaan ng Pikit North Cotabato para sa makapagtuturo sa sospek sa pagpatay sa isang 13 taong gulang na binatilyo at tricycle driver kamakailan. Umaasa ang LGU na makatutulong ang paglalabas ng pabuya para mapabilis ang paghanap sa salarin at mapanagot sa serye ng mga krimen. February 13 ang mapatay sa pamamaril ang tricycle driver at ng sumunod na araw ay ang estudyante naman ang naging biktima. Naglabas na rin ang resolusyon ng Municipal Council na nagbaban sa motorcycle back riders kasabay ng pagpapatupad ng no riding in tandem policy. Habang nagpwesto ng karagdagang mga pulis at sundalo sa mga pampublikong lugar at paaralan para sa dagdag seguridad. Ipinag-utos na ng Commission on Human Rights sa Region 10 ang quick response operation kaugnay ng pagdukot umano sa consultant ng National Democratic Front. Ayon sa grupong karapatan, Pebrero 6 nang kinuha ng mga sundalo ang 64-anyos na consultant na si Ariel Badyang sa munisipalidad ng Manolo Cortich sa Bukidnon. Una nang itinanggi ng militar ang alegasyon. Usap-usapan ang nakamamanghang cloud formation sa Mount Apo sa Davao. Sa larawan ng bayan patroller na si Peter John Lebo, makikita ang ulap na tila nakapalibot sa tuktok ng Mount Apo na nagmukhang salakot. Ayon sa PAGASA, tinatawag na lenticular clouds ang nakuna na cloud formation na nabuo dahil sa pagsunod ng ulap sa galaw ng hangin na paikot o paakyat sa bundok. Yes, sa mga notisya sa kina Mindanao, iyo si Jewel Reyes, balik sa iyo, Johnson. Maraming salamat, Jewel. Sa pambihirang pagkakataon, surprise ang binisita ni U.S. President Joe Biden ang Kyiv. Ilang araw bago ang anibersaryo ng pananakop ng Russia sa Ukraine, nakipagpulong si Biden kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, kung saan inanunsyo nito ang kalahating bilyong dolyar na dagdag tulong, kabilang na ang karagdagang military equipment.
Nagpasalamat naman si Zelensky dahil malaking tulong ang pagbisita ni Biden para mapalakas ang moral ng kanilang bansa at para tuluyang matuldukan ang giyera sa Russia. Hindi sinapubliko ang plano ni Biden na magpuntang Ukraine. Ipinarada malayo sa karaniwang boarding area ng US President ang sinakyang Air Force Boeing 757 o C-32 plane at mahigpit na isinara ang mga bintana ng eroplano. Isang medical team, close advisor sa dalawang journalist lang ang kasama ni Biden na nangakong hindi maglalabas ng impormasyon hanggang matapos ang kabuang pagbisita ni Biden sa Ukraine. Nasa Warsaw, Poland na ngayon si Biden matapos ang pagbisita sa pulong at pulong sa Kiev. Mga kapamilya, ibabalik na ng Archdiocese of Manila ang tradisyonal na pagpapahid ng abo sa noo sa paggunita ng Ash Wednesday ngayong taon. Sa inilabas na circular, ibinabalik na ang nakagawi ang pagpapahid ng abo sa noo mula sa unang o naunang ipinatupad na pagbubudbod ng abo sa ulo bilang pag-iingat laban sa COVID-19. Matatandaan noong 2020, naglabas ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ng detalyadong mga panuntunan sa paggunita ng Semana Santa para makaiwas sa pagkalat ng COVID. Bukas sa 22 ng Pebrero, ang Ash Wednesday, hudyat ng pagsisimula ng Kuwaresma. At yan ang mga balita aming nakalap, mga kapamilya. Andito pa rin po kami para sa inyo, kaya tuloy-tuloy niyong napapanood ang teleradyo sa cable, social media at sa IWATFC. Ako po si Tony Velasquez. Naririn din po tayo sa ABS-CBN Radio Service App at ABS-CBN News App. Ako si Johnson Manabat. Hanggang bukas, mga kapamilya. Headline Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes alas 12 ng tanghali sa nag-iisang Teleradyo.